So, ito po yung ating sibas. Ano siya? Sobrang laki. So, siguro alisin ko siya yung pinaka-head niya. Kasi sobrang laki. So, ito po yung isi-steam natin is sibas. Ito siya ay fresh. Bali, nung binili siya is buhay pa siya. So, sobrang laki siya yata. Ito ay puputulin ko na lang kasi sayang naman. Okay. So, puputulin ko siya muna. Bali, ito siya. Puputulin ko. So, parang mahirap siyang putulin. Kasi ano siya na kabiyaw. So, mahirap po siyang putulin. So, ang gagawin natin, ito, sibas, and then, mayroon tayong leek, onion leek, and then, ginger. So, ilalagay. Ito po siya. Ito yung ating steam sibas. So, sobrang laki siya. Mahirap putulin yung ulo niya kasi matigas na nga. Tapos, ang ginawa ko dito is nilinis ko siya, nilagyan ko siya ng salt, nirub ko siya pati yung sa loob. And then, after that, I put a little bit salt. And then, nilagyan ko siya ng cooking wine. So, ngayon, meron din tayong onion leeks and then ginger. So, ito, nilalagay natin sa loob para wala siya, pawala yung ating ano, yung parang lansa niya. Ayan, ilagay siya natin. Tapos, mamaya gagawa ako ng pinaka-sauce niya. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ako gumawa ng sauce. So, ngayon is isi-steam na siya natin. So, nagpakulo na ako ng water. Isi-steam na siya natin. So, yun na po. Ating water na-boil na po. So, ilagay siya natin. Oh my gosh! Super big siya. Diba? So, super big siya. So, later, i-ano ko na lang siya. Bali, puputulin ko na lang yung ulo niya muna. Puputulin ko yung ulo. So, ayan na po yung ating sibas. So, ang gagawin ko yan is, tatakpan ko siya. Siguro mga 25 minutes na pag-steam kasi, ano siya, malaki. So, makapal yung ano niya. Pinaka-meat niya. Yun. Tapos, habang nakasteam po yan, gagawa tayo ng pinaka-sauce niya. So, yun guys. Gagawa na tayo ng pinaka-sauce niya. So, mayroon tayong sesame oil. Lagi natin uunahin pag tayo nagsusukat o nagmi-mixure tayo is yung ating oil. Alam niyo po kung bakit oil. Yun, tulad yan. Oil. So, ang kasunod is maglalagay ako ng oyster sauce. So, yung oyster sauce medyo sticky siya. So, pag inilagay mo siya dito, so hindi siya oily, sticky siya. So, ang ating oyster sauce, may tendency na didikit siya sa spoon natin kahit pamital to. So, tingnan mo. Inuna ko yung oyster sauce. O, diba? Hindi tayo masyado nahirapan sa pagtakpak. Tapos, oyster sauce. Andi, mayroon tayong
light soy sauce. So, lagi po natin unahin yung oil. See? Yan. See? Di ba po, wala siyang tira. So, imimix siya natin. Yung sesame oil and oyster sauce is one scoop lang. So, yung ano natin yung idodouble natin yung pinaka-soy sauce kasi hindi po tayo maglalagay ng asin. So, bali soy sauce lang. Yun. Tapos, pamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano po maglagay ito ng sauce sa ating sibas. Steamed sibas. Ganun po ha, maglagay tayo nito is hinahin natin ng oil. Don't forget. Ganun na yun. Parang, ano, tubig at langis. Parang, ang buhay ay weather lang. Okay na siya. I think, okay na. So, i-check na natin. Oh, okay na. Yun. Okay na. So, kung pag-check ng ano, ng isda, kung malambot na siya, lagay mo ng ganito. Pag tusok mo, hindi siya makunat, okay na yun. So, ang gagawin natin, di ba, mayroon siya mga water. I-drain natin yan. So, i-drain ko muna. So, yan na guys. Na-drain ko na yung water. So, ngayon, ilalagay natin yung ating pinaka-sauce. Ilagay siya natin dyan. Ilagay siya natin. Tapos, ang gagawin natin is, tatakpan siya natin at papakuluin siya natin ng 5 minutes para lang maluto yung ating ginawang sauce. Sige, takpan muna natin. After 5 minutes or 3 minutes, check siya natin. So, i-check na natin yung ating fish. Ayun, okay na siya. So, aalisin na siya natin or i-turn off na natin yung fryer. So, yan na ang ating fish. Sibas. Yun. And then, i-garnish yun natin ng spring onion. So, ayan na siya guys, yung ating sibas. Steam sibas. This one is very healthy. Wala siyang oil. I said healthy. Done!